meron po tayo na bakuna po, na vaccination drive dito sa PITX. At karagdagan pa po doon, simula po kahapon, Lunes, ay lahat po ng terminal fees para po sa ating mga drivers and operators na gumagamit ng PITX ay wini-waive na rin po ayon na rin po sa mandato ni Secretary Tugate. At ito po ay magpapatuloy habang tayo po ay lumalaban sa pandemya. Ito ang ibibigay na tulong ng Department of Transportation sa mga tsuper at konduktor na apektado ng pandemya, lalo na sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine simula sa August 6. Paliwanag ni DOTR Assistant Secretary Steve Pastor, maging ang mga bus driver na galing sa mga probinsya ay maaaring makinabang sa vaccination drive na nasa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon kay Pastor, sa pagdinig ng House Committee on Transportation, aabot sa 1,000 doses ng COVID-19 vaccines kada linggo ang inilalaan para sa naturang vaccination drive na para sa mga driver at konduktor. Pero problema naman ng Jackliner Group, isa sa pinakamalaking bus company sa Pilipinas, ang kanilang mga empleyado na ayaw pa rin magpabakuna. Out of maybe 2,500 of our employees, maybe a third or 25% at least po, are still skeptical or hesitant to go to their vaccine. Humingi ng tulong ang bus company sa pamahalaan para mahikayat pa ang marami na magpabakuna. Nanawagan naman ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines sa pamahalaan na madagdagan pa ang pinapayagang kapasidad sa mga bumibiyaheng bus. Pagbakunado yung driver, bakunado yung conductor, lahat ng protocol ng health protocol susundin, bakunado yung mga pasahero, pwede nating dagdagan yung 50% capacity para naman kumita yung bus company po. Nakiusap ang grupong Pisto na makasama rin sana sa pagbabakuna ang kanilang pamilya. Dumaing din ang grupo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na lalong nagpapalubog sa mga chuper at operator. Ayan, nananawagan kami kay Pangulong Duterte sa ating mga congressman na sana magkaroon po tayo ng price control sa produkto po ng petrolyo para at least makagapa yung kabuhayan ng mga driver at mga operator. Umaasa naman si House Committee on Transportation na si Representative Edgar Sarmiento na mapagbibigyan ang hiling na ito ng transport sector, lalo na ang pangangailangan para sa mabilis na pagbabakuna. Na nakikiusap tayo dito sa LGU na sana mabigyan na talaga ng prioridad ang bakuna ng jeepney drivers muna. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.